Welcome sa Tito Gaming YouTube channel. Kung mahilig ka maglaro ng racing games or driving simulator sa PC, Nintendo Switch or PlayStation nyo, baka ito na lang ang kulang para mas maging true to life yung experience nyo. Mga kapatid, ang PXN V9 Driving Wheel. Thank you JG Superstore by Juan Gadget for sending this in. Mabibili nyo po ito ng 6,700 pesos sa kanilang Lazada and Shopee stores na ililink ko sa description below. Disclaimer lang, bago po natin simulan laliman, gusto ko lang sabihin na nung una hindi ako fan or hindi ako naniniwala na may ambag sa racing game experience yung mga ganitong peripherals or accessories. Akala ko noon cool lang tignan, pero ngayon hindi ako makapaniwala na yung simpleng tool na ganito, malalim pala yung enjoyment na kayang ibigay. Okay, first unboxing muna tayo. Natuwa ako agad sa packaging, makapal na maganda. High-end na high-end yung dating, parang times 2 yung 6,700 pesos na binayara mo. Packaging pa lang, solve ka na. Very secured, nice. Laman na box, syempre andito agad yung pinaka-steering wheel. Dito lahat i-coconnect ng ibang parts ng accessories na ito. Kumbaga ito yung pinaka-motherboard. Andito rin syempre yung ating munting cambio at yung pinaka-pedal board consisting of gas, brake at syempre yung clutch. Okay, sa steering wheel muna, ergonomic design around 11 inches yung diameter, which is nice according to its specifications. So ito yung pinaka-standard na design or sukat ng isang totoong racing car. Huwag po kayong mag-alala kasi power steering po ito, hindi pawis steering, no? Kung ano yung laro ng isang manibela ng isang sasakyan, ganun din dito. Emphasize natin na hindi po ito laruan. Dalawang option yung mechanism or turning angle ng racing wheel na ito. Isang 900 degrees rotation, which is yung pinaka-normal sa isang kotse, at isang 270 degrees na option, no, para sa isang racing car. So for example, sa Euro Truck Simulator na laro, standard 900 degrees turning angle ang kailangan para magaya yung pag-drive ng isang truck. At sa Dirt Rally racing game naman, no, na mostly kailangan yung mas maikse na 270 degrees turning angle. So safe to say, any type of racing game, mga kabanding, may option tayo. Aesthetics wise, wala akong masabi, napaka-pogi, napaka-angas, napaka-gaming. Sa quality, may kabigatan yung entire steering wheel. Syempre kasabi na dito yung pinaka-plastic hood or yung pinaka-base niya. Makikita natin dito yung iba't ibang buttons, and dito yung A, B, X, Y, D-pad or arrow pad sa left, iba't ibang function buttons, extra left and right buttons, at syempre yung pinaka-left and right paddle shifters. Very crisp, maganda ang clicking action na gawa sa hard plastic material. So sa lahat ng options sa isang laro na gusto natin, iakma pwede at abot kamay natin na dito mismo sa steering wheel na mismo. Sa design and quality, syempre racing car na racing car yung pinaka-vibe na binubuo ng leather material at rubber for more gripping experience. At meron din yung pinaka-middle color blue na panatandaan natin sa manibela na ito. Hindi pa ako nakakasakay ng isang racing car, pero safe to say ito na yun. Halos ganito na yung vibe ng manibela. Good thing is kahit na considered na budget steering wheel ito, kasi other high-end brands, for example sa Logitech, I believe umaabot ng 15,000 pataas yung mga yon. Kaya dito sa PXN V9, believe ako, hindi nagpapauli. Meron din itong dual motor vibration. It means kung naglalaro ka, depende sa klase ng racing game or provided settings kung papaano mag-vibrate yung sasakyan, yung mga eksena, yung kaganapan sa isang laro kasabay ng audio nararamdaman mo sa manibela mo mismo. Mas realistic experience kapag nag-vibrate again itong pinaka-steering wheel. Huwag kayong mag-alala kasi sa ilalim meron itong rubber feet para hindi dumudula sa ibabaw ng desk natin habang nagmamaneho. At kung mas intense yung racing game na nilalaro mo, may kasama din itong clamp na option na kinakabit para mas secure. Pero sa kagaya ko nag-video from time to time, hindi ko na kinaklamp para mas madali siyang tanggalin at ikabit, no, from time to time. Stable naman na kasi for me kahit na walang clamp, sapat naman na yung bigat niya para hindi umusog ng umusog. Again, itong pinaka-steering wheel or manibela, bumabalik yung pinaka-function niya, no, kung ano yung function ng isang manibela ng isang sasakyan, ganun din dito. Pagdating naman sa pinaka shifter or cambio para sa manual configuration ng isang laro, nalalaroin natin hanggang 6 gears po ito, at merong physical button para i-switch ang handbrake at gear. Na i-clamp din ito sa desk natin para mas secured. Just to be clear, wala po akong sasakyan or hindi po ako nakakapagmaneho to compare. Pero pinasubo ko itong PXN V9 sa tatlong tao for reference ng review na ito. Andiyan yung aking kaibigan, pinsan at brother-in-law, na iisa lang sila na sinabi pagdating sa shifting na
around 80% yung pinaka-feeling, no, kung paano talaga i-cambio yung totoong manual shifter ng isang sasakyan. At pagdating naman sa pinaka-function or purpose, eh ito na yun, 100% ganitong ganito. Punta naman tayo dito sa pinaka-floor pedal na kasama na nasa around 380mm yung lapad, gawa sa bakal na high-end. Makapal yung pinaka-pedal ng gas or acceleration, tsaka yung brake at clutch, habang hard plastic naman yung pinaka-base. Na-extend nga pala ito for more realistic experience na parang may onting sahig na part ng isang racing car na naapakan mo. Pressure sensitive itong gas, brake at clutch pedal, so kagaya naman sa sasakyan mismo, at depende na rin sa settings ng laro, kung naka-half lang yung apak mo, half lang din yung speed na ibibigay. Kapag tinodo mo, tsaka lang mag-full speed or function din talaga. So definitely hindi siya laruan na pure stop and go lang ang kakayahan, no? Again, kung paano yung mismong bigay na feeling or function ng pedals ng isang sasakyan, ganun na rin halos dito. Okay, so dito sheet, paano i-assemble or i-set up ito? Dito ako pinaka nagulat kasi sa ibang high-end brands, parang kung titignan natin sa ibang videos, parang ang hirap or time consuming yung ganito, pero dito sa PX and V9, plug and play. Para ka lang nagsaksak ng gaming mouse mo sa PC mo. Yung pedal board at manual shifter, isang wire lang ang kailangan para i-connecta sa main outlet nila dito sa steering wheel para mag-sync in sila in one car action. Meron lang tayong simpleng USB-A cord na isasaksak sa computer. Wala po kayong magiging compatibility problems kahit na anong platforms. Pwedeng-pwede. Pagdating naman sa gaming experience, sobrang natuwa ko. Lalo na sa Euro Truck Simulator na pangarap na laro nating lahat. Mas na-satisfied akong laruin. Yung calmness ng biyahe, mas na-appreciate ko. Very therapeutic. Dati kasi naglalaan ako ng ilang oras bumiyahe gamit ang keyboard at mouse. Ngayon, worth 6,700 lang, mas na-feel ko lahat ng bagay, mas seryoso ko. Pagdating naman sa racing game mismo, actually hindi talaga ako fan ng racing game since then, more into FPS gaming talaga ako, no? Pero sobrang na-enjoy ko ngayon. Yung kakayahan maging posible yung dating akala mong imposible, gamit lang yung keyboard at mouse mo, pwede pala sa tulong ng budget steering wheel na ganito. Siguro safe to say mababaw ang kaligayahan ko having this since wala pa naman akong sasakyan. Pero at least pag dumating yung moment na yun, siguro mas may plus ako sa confidence kasi may pinanghuhugutan na akong ganito kahit papaano. Wala akong na-encounter na delay or problem or malfunction sa purpose niya, no, as a racing wheel talaga sa isang racing game or driving simulator. Depende sa laro, pero sa dalawang laro na sinubukan ko, napakadali lang i-configure ng manibela at pedals. Kahit na wala ka pang experience kagaya ko sa manual shifting, pwede naman tayo mag-set ng automatic configuration sa laro mismo. So definitely gas and brake lang ang panghuhugutan mo, lalarga na tayo. In short, hindi natin need ng experience sa sasakyan or auto sa pagmamaneho para magamit at i-enjoy ito. It's a 10 out of 10 overall realistic experience. Alam ko yun naman talaga ang goal nila na binuo, ni-release ito bilang simulator. Hindi basta-basta laruan lamang. Kasi baka kagaya nyo ako before na wala pang experience sa ganito. Akala ko ay parang laruan, stop and go. Simpleng kaluwa kanan lang sa manibela yan. Hindi po ganun. Emphasize natin na true to life driving experience yung nag-aantay sa'yo once magkaroon ka nito. Literal na masasabi kong ang sarap pa lang at mas gugustuhin mo lalong matutong mag-drive at magkasasakyan. Kung isipin natin yung ganitong add-on sa ating gaming or racing experience, no, parang lang siya pang mga hardcore racing or driving simulator gamers, tapos usually ang mahal ginagastusan, pero dito hindi. So ito yung safest and most accurate alternative mo na mas mura pasado sa akin, baka sa'yo din. So as of now, wala naman akong ibang steering wheel na ganito to compare. Tanging maishishare ko lang sa inyo is yung realistic experience na in-enjoy ko na mas mura, kumpleto ko na. Other brands kasi na doble ang presyo, wala pang manual shifters na kasama usually. So kung laruin ko lang ha, good thing is hindi natin kailangan ng magarbo or high-end PC para mapagana at makisama itong racing wheel na ito. As long as currently nakakapag-handle ng racing or driving game, yung pinaka-computer mo magiging tool mo lang ito para mas maging realistic. Tsaka literal, ang sarap ay pangregalo nun. The mere fact na ang dali lang niya ilagay, ikabit, walang special way para pagandahin. Ulitin ko, para ka lang din nagsaksak ng keyboard at mouse mo sa PC, ganun kadali. Yung pedals nga, hindi ko na inalis sa ilalim ng PC ko after this review. Mukhang from time to time, susundot na ako mag-drive. Hangad ko nga lang dito sa set na ito is magtagal yung pinaka-pedals niya, no? Kasi kumpara dito sa clutch pedal, yung accelerator and brake ko na mostly gamit na gamit ko, medyo nag-iba na yung tunog nila. Mas may squeaking na kakagas kakabrake ko. Kaya i-update ko kayo from time to time dito sa comment section below. Yun lamang, maraming salamat sa panonood. Have a safe driving journey sa loob ng bahay nyo.